Gustong bigyan ng DOH ng temporary license ang ilang nurse na muntik nang pumasa sa licensure exam para makapagtrabaho. Pero tutol dyan ang ilang grupo ng mga nurse. Delikado raw yan para sa mga pasyente. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. 75% ang itinakdang passing grade sa nursing licensure examination. Kaya kung mas mababa dyan ang nakuha na examinee, better luck next time. Pero si Health Secretary Ted Herbosa, handang bigyan ng temporary license ang mga muntik na pumasa sa board exam. Ang kanilang grado, dapat 70-74%. Malaking bagay yan para mapunan higit 4,000 plantilla positions ng gobyerno para sa mga nurse. The core of any health system are nurses. Kaya pinapirate ang mga nurse natin sa ibang bansa. Ako, kaya ko rin magpatayo ng ospital, kagaya ng specialty hospitals na inapprove na ng presidente. Pero baka mamproblema tayo, wala tayong nurse na ilalagay doon. Sa datos ng PRC, 3,600 sa higit 14,000 ang di nakapasa sa May 2023 nursing licensure examination. Nasa 3-5 taon naman ang titingnan ng DOH na validity ng temporary license ng mga nurse na tatanggapin lang sa mga government hospital. Ang civil service natin requires license ka. So pag hindi ka nakapasa, grade mo 74, kahit ano na yon, di ba? Sayang. Sayang, it's a loss. So, sabi ng DOH, sumang-ayon na raw sa planong ito ang Department of Labor and Employment. Kakausapin daw mismo ni Dole Secretary Benila Guesma ang PRC tungkol sa ideya. Pero tutol dito ang Filipino Nurses United. Dapat daw ibigay pa rin ang vacancy sa mga rehistradong nurse na unemployed o di kaya nasa ibang profesyon. Nasa 120,000 na raw ang bilang nila ngayon. Ang list niyan ay yung list sa patient safety, yung quality of care. Kaya nga tayo merong regulation bodies. They are going to be supervised and they will be verified. May ibang procedures by the existing licensed nurses. Kung ano lang ang pwede nilang gawin. Hindi lahat. For the safety of patients. Hindi yan for quality. For patient safety yan. Giit pa na FNU, mas dapat tutukan ang problema sa benepisyo at sahod para di na sila mang ibang bansa. Kabilang naman daw yan sa mga tututukan ni Herbosa bilang bagong DOH Secretary. Sa turnover ceremony kanina, inilatag ni Herbosa ang kanyang 8-point action agenda. Bukod sa karapatan at kapakanan ng mga health workers, kabilang sa mga plano ni Herbosa ang mabilis na implementasyon ng universal healthcare at paghahanda sa mga krisis at pandemya. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.